Foods. Carbon Lodi. Carbon Lodi. Good day sa inyo mga tropa. Siyempre, nandito tayo ngayon sa amin para ipagkumpara natin yung caliper type na brake sa disc brake mga tropa. Kung ano ba yung mas safe and mas ayos gamitin. And siyempre, kung ano yung mas mura and affordable mga tropa. Kumpara natin. Let's go! So yun guys, siyempre, pag nagbubuo kayo ng bike, marami kayo iniisip kung caliper type caliper type brake ba or a disc brake mga tropa. Siyempre sa inyo, ano yung dapat ba? Siyempre mapapatanong kayo sa isip nyo. Ano ba yung mga dapat na bilhin brake para sa inyo and kung saan kayo magiging comfortable at safe. Lahat naman talaga ganun. Carbon Lodi approved! Siyempre mga tropa, unahin natin ang isang disc brake type which is ang ating Trek Madon. Naka disc brake siya. So i-review natin kung ano ba yung naging advantage ng disc brake at disadvantage ng disc brake sa isang caliper type brake system. So tara. So yon guys, mag-start tayo dito sa ating disc brake nga. So kagaya ng sabi ko, ano nga ba ang pinakamagandang naging advantage ng isang disc brake mga tropa? Sa road race, sa criterium, sa lusong, sa ahon mga tropa, ano ba yung naging advantage at disadvantage niya? So para sa akin ang isang disc brake, sobrang dami niyang advantage. Ano ba yon? Umpisahan na natin sa weather. Sa ulan mga tropa, syempre pagka sa ulan hindi mo alalahanin yung rim set mo kung masisira ba kasi pag umuulan, syempre pagka caliper type, may mga naiipit dun sa goma dun sa may caliper. So ang possibility, magasgas yung rim brakes mo. So ang possible nun, yung rim mo, di katagalan, mauupod. So mabilis maging palitin yung rim set mo. So, ang kagandahan dito sa disc brake, ayan, mga tropa, yung disc brake. Etong disc lang mismo yung papalitan mo. So, ito, tatagal siya as lifetime ng carbon, mga tropa. So, tatagal siya hanggat matibay itong carbon na to, tatagal siya. Kasi ito lang naman yung nagkakaroon ng contact dito sa brake. So, yung disc lang mismo yung magiging palitin dito, mga tropa, itong disc na to. So, sobrang dun pa lang, advantage na ang disc brake. Bakit? Kasi makakaminos ka sa gastos dahil ito lang yung mismo papalitan mo and yung brake pad sa loob mga tropa. Unlike sa mga caliper type, pagka katagalan siguro 2 years 3 years magiging yung brake line niya dito is mauupod. So one possibility pag nauupod, wala na, mismong buong wheel set na yung magiging palitin. So yun yung unang advantage ng ating disc brake system. Ang next naman niya advantage is yung mismong pagpreno niya mga tropa. Siyempre sa disc brake kumakagat-agad diyan mga tropa. Mapalusong man, all weather, umulan umaraw, bumagyo, ayos lang. Hindi, umulan bumagyo, goods na goods siya mga tropa. Hindi siya katagaya ng mga caliper type na pag umulan, matik, hindi na kagad masyado kaagat. Unlike dito sa disc brake, umulan umaraw, kumakagat siya ng ano, kaya wala kang kakaba-kaba. So yun yung mga naging advantage niya, di ba? Sobrang advantage na to. Kung tutusin, wala siyang disadvantage. Ano lang ba yung disadvantage niya? Siyempre, ito, yung pagpalit ng disc mo and kahirapan maghanap ng brake pads ng disc brake. Ewan ko kung ako lang ba yung nahihirapan pero nahihirapan ako and yung rubber hood. Tingnan nyo yung rubber hood ko, palitin na. Sobrang hirap humanap ng rubber hood na to. Kahit sa Shopee wala akong mahanap and kahit sa mga bike store wala din mahanap. So yun dun ako nahihirapan sa kanya. Yun yung mga disadvantage niya siguro na rare type siya ng system ng brake system. So siguro, ayun. Pero kung may mga nahanap kayo, baka naman ma-recommend nyo Dura-Ace siya, disc brake hydraulic hood. And ayun, sobrang palitin na nato guys, oh. Tingnan niyo naman, sobrang palitin na niya. So ayun guys, yun lang naman ang nakikita ko advantage niya. Kung kayo, kung may alam pa kayo nagiging disadvantage advantage ng isang disc brake, comment down below niyo kung ano-ano yung mga yon mga tropa. So para mapag-usapan pa natin and makita natin yung iba pang features ng isang disc brake mga tropa. Kung ano pa ba yung mga ibang advantage and disadvantage niya. And ayun, yun lang naman. So ngayon, ang nakikita ko pang disadvantage niya is pag pinepreno mo,
maingay. Sobrang ingay niya ipreno. Parang yung tunog niya, parang may kumakaskas na bakal. Ewan ko lang kung madumi ba yung brake pads ko or kulang sa oil, yung ng hydraulics oil. So, ewan ko lang. Pero, yun siya. Yun lang yung naging problema niya. Eh, lagi ko naman pinapalagyan at pinapalinis to. Pero, hindi nawawala yung tunog ng parang nagkikiskis na bakal. Pero, all in all goods naman siya para sa akin. Dahil, mapakarera man, di ako kakabahan sa mga prenuhan, sa mga biglang prenuhan. Kasi, ang bilis naman niya mag-react. And sa mga lusong, hindi ako kakabahan na mawalan ng preno or hindi kumagat yung preno ko dahil naka-disc brake tayo, guys. Sobrang kagat niyan agad. Kahit sa lusong, kahit umuulan habang lumulusong ka, sobrang trusted yung braking system niya kasi naka-disc brake nga siya. So, yun yung pinaka-advantage niya, mga tropa. Hindi kagaya ng mga naka-brake line, brake, rim brake, eh, delikado yun pagka umuulan and lumulusong, mga tropa. So, yun. Punta naman tayo, syempre, sa ating Ebs Abari. Siya ay naka-caliper type rim brake system. So, mga tropa, tara, punta natin. Let's go! So, yun, mga idol. Ito, dito tayo sa ating Ebs Abari. So, siya ay naka... Ayan. Rim brake, mga tropa. Caliper type siya. And, ayan. Tingnan nyo yung kaibahan ng isang rim brake sa disc brake. Mas, parang mas malaki yung ano niya, oh. Tingnan nyo, mas malaki yung STI niya kesa sa rim brakes. Pero pagka naka DI2 to, pag naka DI2 yung disc brake, parang same lang din na to. Ganyan lang din siya kalaki. Mas maliit pa nga kung tutusin eh. So yun, sa ating caliper type mga tropa, ang nakita kong disadvantage na to, unahin na natin yung disadvantage para medyo ano siya. Ayan, papakita natin. Ayan, kung makikita nyo, nauupod yung pinaka brake line niya. So ito kadalasan, pagka naupod ng sagad to, wala na. Diba? Palitin na yung buong wheelset mo. So, gagastos ka ulit ng isang mahal para sa wheelset. Unlike sa isang disc brake, mga tropa. Disc lang yung papalitan mo. Oh, diba? Ito, magamit mo pa rin kasi yun lang naman yung papalitan mo dyan eh. Ito, buong wheelset yung papalitan mo kung sakali. Pagka naupod to, mga tropa. So, yun yung pangitan and disadvantage din na isang caliper type. And, ang bilis din maupod na tong goma na to. So, pagka lagi ka nagra-ride, long ride, mapa short ride, long ride, ang bilis siya maupod kasi mabilis din siya mag-init kung mapreno kang tao. Ako naman kasi mapreno kang tao kasi kabado sa mga liko, sa mga luso. So, nasa inyo pa rin naman yung paggamit kung ilang taon or ilang buwan itatagal ng isang ganto and ng isang wheelset, mga tropa. Pag disadvantage siya rin, pag umuulan, eh hindi siya makapit, mga tropa. Yun yung kinakatakot ko. Kasi dati na akong naka caliper type rim brake, eh pagka lumulusong ako sa Mount Samat, eh hindi siya masyado kumakagat. As in, dalawang STA pa yung ipreno mo para magpreno siya ng 100%. Di pa nga katutuwa sa 100% eh. Kahit dalawang STA na yung gamit mo, tumutulin pa rin ng kahit papano. Pero bawas naman na. Pero yun yung kinakabahan ko pagka lusong sa mga caliper type braking system, eh nakakatakot siya sa lusong and lalo na pag umuulan. Napakaingay na to. Pagka pinipreno mo, maingay din and ang bilis makaupod ng brake line mo. So, pag umuulan siya, hindi siya advisable gamitin ang isang brake caliper type system, mga tropa. Kasi nakakatakot siya gamitin, madulas siya gamitin and napakasakit sa bulsa gamitin. Bakit? Mabilis maupod yung brake line. Lalo na kung carbon pa, buddy. Masingitan to ng mga bato kasi may mga parang ngipin-ngipin yan. Kung makikita nyo, yan, parang may mga ngipin-ngipin sa loob yan. So, pag napasukan nyo ng bato, may ipit yung bato doon and pagka pinipreno nyo ng pinipreno, magagasgas yung pinaka brake line niya. Eh, kung naka-carbon ka, ang bilis maupod yan, mga tropa. Saglit lang upod na yan rim set nyo. So, saglit lang, magpapalit na kayo. Eh, kung carbon yung wheel set mo, napakamahal nun. Ang advice ko lang sa mga naka-carbon wheel set, disc brake na lang kayo, mga tropa, para hindi sayang yung carbon. Kasi, syempre, alam naman natin yung carbon, mahal. Pag naupod, palit. Eh, pagka nagpalit, masakit sa bulsa. Diba? Eh, pag ito, carbon lodi! Apakatagal ko nang gagamitin na tong disc brake, wheel set na to, mga tropa, kasi ito lang naman yung nauupod. Pwera na lang kung masira, mawarak, or something man mangyari dito, eh doon ako magpapalit. Pero all in all, hindi siya magpapalit dahil yung disc lang yung mismo pinapalitan dyan, mga tropa. So, yun yung isa pang advantage, di ba? Isang disc brake. Apakadami. All in all, sobrang advantageous nga ng, English ba yun? Advantageous?
Ano ba yun? May word bang ganon? Nang isang disc brake, di ba? So, ayun, mga tropa. Ang ayoko lang dito din sa isang caliper type, pagka ito, dalasan pagka hindi mahigpit, gumagalaw. Hanggang sa dito na pumapreno sa mismong gulong. Pag nakadikit na sa mismong gulong yan, eh, hindi mo na-check, mawawarat yan, mabibiyak ang gulong. Ganon yung nangyari dun sa likod ko. Kaya kung papansin ninyo, Swalbe 1 yan. Itong likod ko is naka pure grip na Continental, mga tropa. So, yun yung pinaka isa pang disadvantage ng isang caliper type. Pero all in all, pagka caliper type, sobrang dali niya pagka nagkaroon ng mechanical problem, sobrang dali niya ayusin. Unlike sa disc brake, eh syempre kailangan mo pang magtanggal-tanggal something dito sa loob nun pagka disc brake. And maglalagay ka ng hydraulics, ganun-ganun. Eh ito, pagka mechanical na caliper, ayan, basic lang, di ba? Adjust-adjust ka lang sa dalawa na to, eh okay na siya. Kung medyo lumuwag, adjust dito para mamigpit, di ba? So, yun. Mga tropa, yun lang ang siguro isang advantage niya sa isang disc brake, mga tropa. And isang advantage din na isang caliper type is mas magaang siya. Mas magaang siyang gamitin, I mean yung weight niya kesa sa disc brake. So ayun, and ang disadvantage din pa na isang disc brake, eh pagka umaahon ka, tumutunog yung disc, tumutunog siya and sumasabit pagka niwawagwag mo yung mismong bike mo, sumasabit siya. So parang siyempre kung sumasabit siya, napepreno ka kahit pa paano, kahit 0.01 milliseconds or 1 seconds man yan, nababawas pa rin yun sa time mo kung nagta-time trial ka or nag hill climb ka. Yun ang problema na isang disc brake, sumasabit siya. Kada ganun mo ng bike, sumasabit yung pinaka disc niya sa brake, ano niya, brake pads na. So parang nagpepreno ka na rin, pero kung malakas ka naman talaga, eh wala kang problema doon. Unlike na to, fix siya na nakaganyan. Kung gaano ka buka lang yung ginawa mo, fix siya na ganoon. Kung pepreno mo, saka lang siya magpepreno. Pero sa disc brake kasi, as in halos yung disc lang yung pinaka pagitan niya. Eh pagka isipin mo, gumagalaw ang wheelset. Pagka gumanon yon, tatama sa isang brake pads. Pas gumanyan ka na naman, tatama-tama sa magkabilang brake pads yon. So parang nagpepreno na rin. Yun yung isang disadvantage sa isang disc brake, mga tropa. So yun lang mga tropa naman, ang init. Yun lang naman yung advantage and disadvantage yung dalawa. So pares naman siya maganda gamitin, and dapat kung ano napasok din sa budget nyo. And ngayon, kung takot kayo sa ulan, lusong, likuan, go for disc brake type, mga tropa, sa mga disc brake system. Kung hindi naman kayo takot sa mga ganung bagay and okay lang naman sa inyo, go for caliper type, and affordable siya and mas mura siya, mga tropa, ang isang caliper type braking system, mga tropa. Ang disc brake kasi medyo may kamahalan kasi nga mismong disc na yon. Pero all in all, goods naman siya parehas gamitin, basta ensayo ka lang, mga tropa. And laging yung tatandaan as always sa mga sinasabi ko, like, comment, share and subscribe, mga tropa. Mahal ko kayong lahat, and punta kayo sa akin Shopee, bilhin na kayo ng carbon loaded degreaser and bike shampoo, mga tropa. So, hanggang sa muli, paalam! So, yun guys, shoutout segment na tayo, as always. Every video, mag-comment down below lang kayo ng mga tropa sa mga gusto magpa-shoutout. Lagyan nyo lagi ng hashtag CarbonLodi, hashtag goods, mga tropa. Ha? Maraming salamat sa inyo. So, tara, shoutout na tayo. So, yun, shoutout kay Siklistang Uhaw. Oy, grabe naman yan. Shoutout sa'yo, goods na goods, tropa. Keep safe and ride safe. Same idol. Jay Hernandez, shoutout sa'yo, buddy. Shoutout sa'yo, Mark Josh Works. Idol, shoutout. Leo Cabral, shoutout sa'yo, Bosing. Ride safe din. Marcir Ben Sikat, ba yan? Marcir Ben Sikat. O, shoutout sa'yo, Bosing. Teban Baktal, Bakal. Teben, ano, Teben Bakal ba yan? Shoutout sa inyo, buddy. Pasensya na kung di ko nababasa ng maayos yung mga pangalan nyo. Mahina ako sa reading comprehension, promise yung mga tropa. Ray Allen Tabak Cuero, shoutout sa'yo. Angelo Peleño, ShipyTV, shoutout sa'yo. Jewel Ebalane, shoutout sa'yo. Ricardo Villanueva, Carbon Lodi. Jonathan Arandilla, shoutout sa'yo, boss. Jafar Barang Okor, shoutout sa'yo, Bosing. Marty B.I., shoutout sa'yo, boss. Charles Davidson, boss Charles Davidson, shoutout. Boss James Mac, shoutout sa'yo, boss Jerome Innocencio. Oy, si boss Jerome Innocencio na naman, no? From San Manuel, Isabela. Shoutout sa'yo, boss. Salamat sa pag-suporta mo sa mga videos
Marnie Almario, shoutout sa'yo boss. Harrison Aldaba, shoutout sa'yo Bousing. John Lloyd de Guzman, shoutout sa'yo Bousing. Jomar Sial Enriquez, oy si boss Jomar Sial Enriquez din, no? Paul Yuan, ano to, San Cianco, shoutout sa'yo boss. Shoutout po Ian Carl Cortez Calma, shoutout sa'yo. Nathaniel Tane, ikaw ba to? Tane, manalaw? Noto Carbon Coffee. STE, Rosario Ryan Lewis L. Shoutout sa'yo, boss. Ride Sick din. Ken Patrick Santo Domingo. Shoutout sa'yo, Bozing. Teban Magica. Mahig ka ba yan? Basta, shoutout sa'yo, boss. Ian Everisto. Shoutout sa'yo, Bozing. Talara Jan Valhino R. Shoutout sa'yo. Bobo sa reading comprehension. Pasensya na kung di ko nababasa ng maayos yung mga pangalan, no? Daniel Gaming. Shoutout sa inyo. Angel Patrick Arias. Shoutout sa'yo, boss. Josh Cortez. Jane Lanaria. Shoutout sa'yo. Alex Bengan. Shoutout sa'yo, Bousing. Ay, Ryzen Loop. Yung panangalapati to, ha. Kevin De Ala. Shoutout sa'yo, boss. Ems Nazareno. Shoutout sa'yo, Bousing. Andre, shout out to Bousing. Jerry Manzano. Uy, kano naman si Luis Manzano. John Rich Guzman. Sean Andre Blanca. Isaiah Wesley Marayan. Josh Cortez. Hermie Balmes. Shout out to you. John Wayne Principe. Carl Simon Malabanan. Shout out to you, boss. John Benedict Santos. Shout out sa inyo mga bossing. Maraming salamat sa inyo. Ingat, God bless, keep safe. Good!